Hi guys! Welcome to my first ever video channel. Ngayon, nandito tayo sa bahay. Dahil, magdi-discuss tayo about kung paano ako nakapunta dito sa Europe. Kasi, maraming nagtatanong guys kung paano daw ako nakapunta dito sa Europe. Kaya ngayon, we will discuss about that. Tapos, sa susunod, i-discuss na natin yung ano, magdi-discuss tayo kung anong ibig sabihin ng au pair. Yung au pair which is au pair ako ngayon kasi. Kaya, i-discuss natin siya in my next video. And then, the next one, i-show ko kung ano yung kadalasan na ginagawa ko dito sa bahay bilang isang au pair. So, ngayon, titalakayin natin kung paano ako nakapunta dito sa Europe. I'm so sorry. Yan. Okay. Paano nga ba nakapunta si Narvi dito sa Europe? Well, paano nga ba? Anyway guys, before that, please don't forget to subscribe on my YouTube channel and click the bell button para makatanggap kayo ng mga notification galing sa video ko. Tapos, ano, please hit the like. Hit the like! Yun. Okay, paano nga ba ako nakakapunta dito? Nakapunta ako dito sa Europe dahil sa isang kapitbahay. Or should I say, pamangkin ng inistrihan ko doon sa Cebu. Yan. Kasi before that, nag-au pair din siya doon sa Iceland. And then, yung host niya doon sa Iceland, my friend na naghahanap din ng au pair. So, tinanong si Kresha, shoutout pala kay Kresha. Thank you. Tinanong si Kresha if may kilala ba siya na someone na gusto mag-au pair like her. Of course, nag-ask sa mga pinsan niya or kakilala niya. And then, I'm one of that. Tinanong ako. I mean, chinat ako ng mama niya if I'm interested na maging au pair. Of course, God, I never say no. Kasi opportunity na yan eh. Parang, blessing na yan para sa atin, of course, because maraming tao na gusto makapunta ng Europe, guys. Or should I say, ibang country. Pero hindi ko yun, yeah. And I never say no. Gusto ko. And I say, yes. Tapos yun, pumunta ako sa bahay nila. Then we was talking about her mom. I mean, me and her mom. Nag-usap kami about that, about yung chinat niya na may naghahanap doon. And then, nag-video call kami sa anak niya nung nag-recommend, nung nagsabi din na yung nag-au pair doon sa Iceland. And then, yeah, she discussed me everything. She told me what au pair is. Yeah, marami kaming napag-usapan. And then, sabi ko, wow! And then, of course, guys, I said, I really, really wanted to go. Interesado ako. And then, hanggang sinabi niya sa host niya na may nakilala na siya. Tapos sinabi ng host niya doon sa host ko before, doon sa Iceland, na ganyan, may nakita na. And then, in-add na ako ng Facebook. In-add na ako sa Facebook. At tapos, yan. We're starting chatting. May group chat kami sa host niya at saka sa host ko before. And then, she asking me if I'm interested to be an au pair. Of course, I really, really wanted, guys. Nag-say yes ako agad. Tapos, yun. They interview me. I mean, hindi naman sa interview talaga na very hard. Nag-ask lang siya about the experience, about their about her family, about my family. Yun. That's until we both decided na ako yung kukunin nila on their first au pair nila ako, guys, and then my first experience din. Sila din yung unang experience ko bilang first host ko din po sila doon. Until yun, nag-decide kaming dalawa na maging au pair ako. So we start until, yun nga, nag-send na ng application para ma-fill up ko. At, sinend ko after ko na-fill up.
natapos ko yung insurance, about the contract, binasa ko, until everything is done, sinend ko through DHL, papunta ang ISLO yung mga papers ko, about the passport ID, about the educational papers, yun, marami, medyo marami din siya, guys. Yun, hanggang sa natapos lahat, hanggang, yun nga, na naka-up. Sila yung nag-apply ng visa sa akin. And nakuha ko yung red ribbon ko, which is very, very important yung red ribbon, guys. For the CFO, for your travel also. Dahil yun yung mapapakita na isa kang appear, diba? With authentication. Yun. And then, yun. Sinabi niya sa akin na I get my visa already. Na met okay na doon yung visa ko. I should to go to Manila to get it. And then, nagpunta din ako ng seminar sa CFO. Yun. I'm so happy, guys. Na parang, I never expected na makapunta ako in Europe. Kasi, parang, big dream na yun eh. Paano ako makakapunta nun, di ba? At saka, yun. Tapos na akong kumuha ng visa ko, pumunta ako na Manila, tapos na ako nag-CFO, and then, until my flight is coming, I think it's February, parang February 6 ata yun, February 5, yung flight ko. Yeah, na-excite ako, guys. Imbis na kabahan, hindi ako kinabahan dahil sa excited ko. Wala akong namimiss, na parang, dahil sa excited ko eh. Because I'm so very, I'm very excited, guys, na pumunta talaga ako na, like, I found a new family, parang ganun. Until na, yun nga, umalis na ako. Pumunta na ako ng Iceland. Na-meet ko na yung host ko, the family. The both parents. As in, guys, sobrang bait talaga. I never doubt na pumunta ako dito sa Iceland. Na parang, I feel like I'm blessed. Thank you, God. Thank you. Everything's happened. Like, wow. God is amazing. Thank you, God. Thank you to Croatia. And then, yun, na-meet ko yung family. The family. So, sobrang tinatrato ako na parang totoong pamilya. And then, like, wow, okay, and then, I have a chance na may ma-meet din ako, may mga na-meet din ako mga friend doon sa Iceland, marami, mostly is taga Bohol. Tapos, yun, na comfortable ako doon sa Iceland, guys, very, kahit sobrang malamig talaga siya, guys. Nakaya talaga. Kasi, di ba, mainit sa Pinas, and it was my first time to experience the cold, which is maraming snow. Di ba, oh my God. And I'm so happy, guys. Very happy and excited na, you know, ma-experience yung ganoong weather, ganoong yung Iceland, na everyone's dream to be there also. Yeah. And then, I only have 1 year contract there. Hanggang sa natapot yung isang kontrata ko. At I need to leave. Nandito na ako ngayon sa Denmark. And so, like, you know, I found a family there. Yan yung maganda kasi, guys. Pag nasa Europe ka na, pwede ka na makahanap ng ibang host na pagtapos ka na sa kontrata mo. And then you also have a chance to travel around Europe, guys. Diba? You have chance. We have a vacation. We have a holiday. You can take a holiday. Like, and that holiday, you can use it to travel. And that's an au pair. Yun nga, I-explain ko sa inyo sa susunod yung about the au pair. And then, yeah, andito na ako ngayon. Andito na ako sa Denmark. Meron akong bagong host family dito dahil tapos na ako sa kontrata doon sa Iceland. Kasi 1 year nga lang yung kontrata ko doon. And then, dito sa Denmark, I already have 2 years contract, guys. Mabait naman sila. They treat me like also,
their own family, na parang totoong pamilya. Ang ganda lang, di ba? Very, very nice kasi, alam nyo, yung akala mong isang country lang yung mapupuntahan mo, but still, nasa Denmark ako, nakapunta ako ng Norway, pero, okay, wow, nice. Kaya ngayon, dito ako sa Denmark, guys, tapos sobrang bait nila, and I'm already, 1 year and 5 months, almost, guys, 1 year and 5 months, almost, tapos, yan nga, magpa-five na ako dito sa Denmark. Magpa-five na ba? When? Yeah, magpa-5 months ako dito sa Denmark. Tsaka, more years to come. Wow. Parang walang plano sa Pinas, ha? Yan nga, of course. Enjoy mo na ako dito. Mag-i-enjoy tayo, guys. Tapos, yun nga. Explain ko na lang sa inyo about soccer. Yun nga. At tapos, about, yun nga, kung anong ginagawa ko dito kadalasan. Yeah. Na-explain ko na, guys, kung paano. Ang dami kasi nagtatanong. Yun ang rason kung bakit ako nandito dahil sa isang kakilala na nagre-recommend. So, okay. Ganda lang yung buhok ko, guys. Parang flower. So, guys, thank you so much, guys. Thank you for watching. See you on my next one. Please, guys, don't forget to subscribe my YouTube channel. Oh! Don't forget, guys. Yeah. Don't forget, guys. Thank you. Just please hit like. Thank you, guys. Bye! See you on my next one. Woohoo!